Welcome to my blog Neckline Vernog. Hello guys, how many days now? I'm not feeling well. My fever is not going down, and even my my throat is pain. I have cough and cold. Nurse, the pulmonary. And I don't know what I have to do because I cannot drink even the paracetamol because I have too much allergy on medicine. And last time when I was in Saudi, the doctor will try to inject me in a Voltaren, and then that was happened, that instead I'm going well, then I'm 3 days unconscious by the hospital. So that is my problem every time, guys, when I'm sick. So what I'm doing this time is I drink tea of water. That is only my remedy when I got sick. When I got sick, nobody can cook for me. Even I want something, even gusto ko sanang makainom ng kahit malang sabaw. Walang nagtitake care sa akin. Kasi yung mga bata, maliliit pa, hindi mo pa pwedeng mautusan. Tsaka, mahirap din yung palulutuin mo doon sa gas. Yun, baka hindi nila maisara ng mabuti. Kaya yun, tiis-tiis muna tayo ngayon. And you know guys, what the most problem I have, because I cannot sleep also good. My neighbor, you see how it's noise, very noisy. The children is very noisy. My neighbor and the dog is barking. Ang hirap pala guys, pag nagkasakit ka, tapos walang mag-aalaga sa iyo. Char, sana may mag-aalaga na sa akin. And mahirap nga po talaga, guys, yung walang mag-aalaga. At saka yung appetite mo, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka rin. Oh my appetite, God! Lahat. Oh, ang hirap. Sobrang hirap, guys. Kung alam nyo lang, sana may mag-aalaga na sa akin. Yun. Ewan ko ba na sana ba yung partner in life ko? Char. Oo nga. Mahirap din kasi yung husband ko is long distance. We are in long distance relation. Mahirap guys, lalo pa ganitong sitwasyon. Yun, sobra kasi akong malambing pagka magkakasakit. Yun, sana Scotchy, I hope you come soon as possible. You know, it's hard for me, Scotch, every time when I got sick, and same to you, Scotch. It's difficult when you're sick and I'm not there for you. I'm not there to take care of you.
Ayan. Ano ka mga katulog? Ayan, ang ingay-ingay. Ayan, yung anak ko, hindi siya mapakali. Laging nanonood ng TV. Halos buong araw nagbababad sa TV. Ayan, kahit minsan gusto mo magpahinga, hindi ka makapagpahinga. Ayan, narinig mo rin yung ingay, kaluskos, ang ingay ng kapitbahay ko. Mahirap pala maging mahirap. Kasi sobrang dikit ng bahay namin dito. Kahit nasa province kami, dikit-dikit yung bahay. Eh, yun. Minsan pagka kahit sinasabihan mong masyadong lakasan yung video key nila, yan. Nagbibideo key pa rin, parang walang pakialam. Yung mga kapitbahay ko dito sa minsan walang respeto. Kahit alam nila, kahit na sinasabihan na sila ng anak ko na huwag maingay, hinaan lang yung sounds nila kasi yung mama nila nagkasakit. Yan, ayaw nilang makinig, guys. Yan, wala tayong magawa. Kasi kung papatulan naman natin, magiging malaking problema lang. Yan, kasi dumating na sa punto dati na pinabarangay ko sila dahil nga nung time na yun, nagkasakit din ako. Tapos si yung video key nila dito nakaharap sa bahay namin eh. Sobrang liit lang yung bahay namin, guys. Sobrang liit. Tapos yung instead na makatulog ka, yung halos umuuga na yung bahay. Yumayanig pati yung bahay mo, pati yung dibdib mo parang sumasabog. Ay, yun. Pinabarangay ko sila. Ayun, ganito kahirap yung buhay. Minsan, kailangan mong makisama mga kapitbahay mo, magulo. Makisama ka na lang para wala nang gulong mangyayari. Ayan, mabuti na lang, guys. Yun yung anak ko. Yung anak kong babae. Ayan. Siya yung madali kong mautusan, tagahugas ng pinggan, tagasaing. Kaway-kaway, janak. Siya yung madalas kong mautusan. Kahit nung umaga, siya ang naglalaba. Ayan. Dito sa Washington, tingnan mo yung gawa niya. Nakapatong pa yung langgana sa ibabaw. Sabi ko, huwag nang ipatong dito kasi baka malaglag. Pero, yan, kahit pa paano, okay na rin. Yung anak ko namang isa, yon, madalas nakatilibabad. Yan, mahilig manood. Kasi, yung internet natin, walang unlimited yung internet natin. Kaya, yun! Madalas talagang nanonood. Ayan! Hindi mapakali. Pag hindi mo pa papanoorin, nagtatampo, nagwawala. Yan. Yan ang ugali ng bunso ko. Ewan ko ba itong mga bunso. Guys, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Kasi medyo ngayon lang gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Yan. And sorry doon sa mga subscriber ko. Baka nagtataka kayo na hindi na ako nakapag-upload ng video for how many... I think it's almost 1 week. To those who are not yet subscribed, please click the button below. And then you're always notified when I have new upload videos. That's all for today's, guys. And thank you very much for watching.